Ano ang feelings ng person na yan sa iyo ngayon? Yung person na to, na babalik sa iyo. This person really wants growth. To start, parang yun ang dinidesire niya. Yun ang nasa puso niya, yun ang nasa damdamin niya. Matindi, oh. Extreme. Yung desire na to na magsimula na something stable with you. To start a stable relationship and then mag-grow yan. A serious relationship na mag-effort sa'yo consistently, na mag-reach out sa'yo consistently, na yung sisimula ninyo together ay mag-grow and mag-blossom, mag-bloom like these flowers and this pentacle, and parang magsimula kayo ng fresh start with the color green, a fresh start na may growth. Ano pa ang feelings niya sa'yo ng person na yan? Hindi na siya nalilito, guys. Hindi na siya distracted yung feelings niya. Ikaw talaga ang pinipili ng puso niya, ng damdamin niya. Ikaw ang gusto talaga ng puso niya. Hindi na siya nalilito pa kung may option yung dati o kung may choices. Parang binabasura niya na yun. Wala na yun sa kanya. Parang walang halaga. Hindi yun importante sa kanya. Hindi niya napupusuan yung mga yun. Ikaw ang napusuan niya sa lahat. Ikaw ang nasa puso niyan. Ikaw na ang laman ng puso niyan. That's why gusto niya na yung umpisa yung relationship ay seryoso na. Magtuloy-tuloy. Yung may growth. So, ano pa? Kaya nga gusto niyang bumuo ng family with you. Meron niya mga ex siguro na parang naalala pa niya noon, no? Pero ngayon, parang wala nang halaga yun sa kanya. Ano, para sa kanya, ano na yung mga ex niya na iba? Basura? O wala nang halaga sa kanya? Mga ganon. Oo, wala nang halaga yun sa kanya yung mga ex niya na yun. Kasi sa'yo siya seryoso. Ikaw yung laman ng puso niya. Ikaw yung pinupoint ng puso niya. Ikaw talaga yung sinisigaw ng damdamin niya. Na ikaw yung gusto niyang makasama, maging partner in life, na mapangasawa, to marry you. And ano pa? And very interested siya sa'yo. Kahit na yung sinimula ninyo dati, parang nabunot, unrooted. Hindi siya nag-grow, hindi nagtuloy-tuloy. Bumalik yung interest niya sa'yo. Ayan o. Yung pagkagusto niya sa'yo. Parang panay na siya pang-spy sa'yo. Ganun. Madalang yung ganyan, di ba? Na pag-ex ay bumabalik yung interest or yung attraction. Yung ganun. Kahit na parang nabunot yan dati. Yung inumpisahan yung relationship or kung sinimulan ka niyang mahalin or yung connection niyo dati, parang nabunot siya, na unrooted. Hindi niya yan in-offer sa'yo dati ito, yung pentacle na to. Ayan. Parang hindi pa siya seryoso sa'yo dati. Parang hindi niya in-offer sa'yo dati yung huge pentacle. A huge pentacle which is yung may commitment. Yung magsama na, yung bumuo ng pamilya. Parang namimili pa siya dati sa mga options niya. Namimili.
may mga options pa yan dati na hindi pa yan sigurado sa'yo dati. Kung kaya nga, hindi pa siya ready na mag-settle down noon. Ngayon, maring may mga gumugulo pa sa isip niya. Ayun o, nag-overstring siya, di ba? Maring may mga priorities pa siya, kundi pa na options. Or may problema pa siya, mga ganon. So, ano pa? Ano pa ang dapat mong malaman sa person na yan? Ay, fearless, courageous, brave. Hindi natatakot. Hindi nag-aalala na masaktan. Ganun yung fearless eh. Walang takot. Makipagsapalaran to. Risky. Ganun. Ayaw niya nang mag-antay pa. Ayaw niya nang yung mag-antay lang. Siya na mismo ang gagawa ng move. Siya na mismo ang susugod. Siya na mismo ang mag-take ng action. Uumpisahan niya na. Ganun. Ano yung iniisip niyan na gagawin sa'yo? Bumuo ng family. Siya lang. Ang bumuo ng pamilya. Ito lang naman eh. Yan ang gusto niya. Diba? 10 of Cups. 10 of Pentacles. Ang makapiling ka. Ang maging sweet kayo sa isa't isa. Ang magmahalan kayo. Ang tumira na kayo sa isang tahanan. Yung mamuhay kayo ng prosperous, sagana, at yung meron kayong mga properties or a huge properties, magka-baby kayo, at magkaroon ng pets, and kung ano pa ng mga luxurious items, luxury yung maging luxury yung buhay niyo or maging luxurious yung buhay ninyo. Ganon. Ano ang dinidesire niya na mangyari sa inyo maliban dyan? Yung mamuhay ng wealthy. Yung mapangasawa ka niya. Yung magka-anak, magka-apo, mga ganyan. Yung may authority, strong, shielded, and powerful. Or maybe powerful society. Stable, komportable yung buhay niyo, mayaman. What's with the shadow side here? Ay, matindi yung obsession niya sa'yo. Hindi ka mawala sa isip niya. Parang hinahunt yung isip niya. Hinahunt yung isipan niya nang all about sa'yo, nang tungkol sa'yo, o ikaw yung nasa isipan niyan palagi. Kahit pasabihin mo na makipag relasyon niyan sa iba, ikaw yung nasa isip niya, hindi ka mawala sa isipan niya. So, ayan. Kaya klaro talaga sa kanya kung sino yung gusto niya makasama. Or else, kung kunwari, kapatid niya to, o pamilya niya, nagtataka sa kanya kung bakit, parang, ang lalim ng iniisip ng person mo. Yun pala, ikaw yung iniisip niya. Ikaw yung laman
ng isipan niya. Talagang parang dino-drone siya sa'yo or nado-drone siya sa'yo. Parang pinaglalapit kayo ng tadhana, ng angel para ma-unite kayong dalawa. Baka soulmate mo. Soulmate mo ba yan? Yung person na yan. Soulmate mo nga. Or isa sa soulmate mo. But you have a choices or choice. Makapili ka kung sino ang gusto mong makasama. Pero seryoso to sa'yo. May 10 of cups, 10 of pentacles. Anong buhay ang gusto niya ibigay sa'yo? Upright ba yan? In reverse. In reverse siya. What's with the magician in reverse here? Yung walang maging confident and maglakas loob. Maging assertive ng mga atake sa'yo. Sa inyo. Sa'yo. Ng mga atake ng mga harm? Harm. Yes, harm. Na masaktan ka. Gusto ka niyang protektahan. At ingatan. Knight of Wands in reverse. Yung wala kang makapang-atake sa'yo ng harm. Wala kang makapang halit sa'yo. Ano pa ang dapat mong malaman? Merong Queen of Wands dito, Ten of Wands. Puno siya ng baggage. Problemado. Itong Queen of Wands na to, someone na confident naman yan. Attractive. Mabigat ng daladala niya. Kasi, yung binuhos niya sa'yo, bumalik sa kanya. So, see? Kasi in reverse to eh. O, dahil may dipinsa ka. Dahil sa may dipinsa ka, sino ba yung nadidipinsa sa'yo? Yung kalangitan? Yung langit? Yeah, angel. Angel. Angel yan kasi may angel dito. That's why, yung binubuhos din sa'yo na tuloy-tuloy, eh lumipat na sa kanya. Sa kanya na bumuhos. Sa kanya na tumama yung mga negativity, mga curses, mga ganon, hexes, jinxes, yung mga ginawa niyong injustice sa'yo, yung mga negative emotions niya, mga ganon, yung mga ano pa. Yung parang yung mayroong mga blockage ba? Para hindi ka mag-succeed. So, sa kanya na, lumipat yan. Siya na yung dumadanas niyan. Kung ano yung binusin sa'yo, na umadlang sa'yo para hindi ka mag-succeed, para hindi ka maging victorious sa maumpisan mo, nasa kanya na, lumipat. Pati yung mga demonyo, ganun. Pati yung mga demonyo na umadlang. So, siya na ngayon umadlangan ng mga demonyo na mga inutusan niya. Na maginamit niya sa witchcraft. Siya na yung pinipisti. Parang gano'n. Siya na yung binubuhusan ng baggage, problema. Siya na yung problemado ngayon. Siya na yung puno ng negativity. Kasi galing naman sa kanya yun.
Nainggit to sa'yo. Nainggit. Nainggit. Kasi, dahil sa nakatadhana sa'yo or tinadhana ka ng God for someone or for something. Nainggit siya sa tadhana mo. Kung ano may nakatadhana sa'yo. Or, dahil spiritual ka. Dahil sa tadhana mo talaga eh. Ano ba ito? Manghula ba yan? Manghula siya? Yes? Na may nalaman siya sa'yo about sa tadhana mo. Nainggit siya. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Nalaman niya sa panghula niya. You know, merong manghula na yung guide nila o yung nag-guide sa kanila ay mga yung sa kadiliman. Depende yun sa guide eh. Minsan meron ding, di ba mga spirits minsan? So, hindi mo rin alam kung anong klase ng spirit yung nag-guide, no? Yung iba, ano lang eh, parang demonyo ata. Lalo yung hindi tarot reading. Yung mga parang prediction nila, ganito ganyan, mangyayari, matatapos na yung mundo, parang gano'n, mag-end of the world na, sa ganito ganyang panahon, sa ganitong month, mga gano'n. Parang wala sa ayos. May narinig akong ganyan. Only God knows kung kailan mag-end yung world. Pero sabi, malapit na. Diba? Madami namang mga ano dyan, mga parang messenger ng God na sinasabi na malapit na. Pero hindi natin alam kung kailan. Oh. Only God knows, diba? At meron pa. Madami lang yung mga hula-hula na yung kumbaga parang sarili niya lang, wala siyang binabasihan. Kumbaga sa kung ano lang sa isipan niya. Yung vision na vision niya daw. Yun lang nakikita niya sa panaginip niya. Baka pinapanaginip siya ng demonyo. Mga ganun. Baka demonyo na papanaginip sa kanya. So be careful sa paniniwalaan ninyo. Ito nga, kaya gusto ko angel ang mag-guide para. Para hindi malilito, hindi ma-mislead yung nanonood. Ang importante, totoo, di ba? I hope that you can forgive me one day. Pwedeng gagawa-gawa lang siya ng kwento niya na ganito-ganyan. Na ganito-ganyan ang mangyayari. Parang puro pa naman kasamaan. Puro pa naman distractions. Yung mga predictions, I don't know. Bakit ganon? Puro distractions. Hindi sa masasama ah. Hindi sa mga evil ah, kundi distractions. Kunwari, may sasabog na building. Kunwari, magkakaroon ng gira. Mga ganun ba? O may puputok na bulkan, kahit wala naman. Hindi ba? Mga ganun. Basta puro lang calamity. Mga ganun. Parang puro salot yung kanya. Ay, ba't pa ako nangyala? Araw ko iwan. Oh, gusto niya na mapatawad mo siya. Umasa siya na mapatawad mo din siya balang araw. Kasi may kasalanan siguro yan sa'yo noon. Obsessed yung utak niyan sa'yo ng person mo.
I wish I had treated you better. So, wish niya na tinrato ka niya sana ng mabuti o tama man lang. Parang gano'n. Better. Kasi maaaring take it for granted ka niyan. Or hindi maganda yung pagtrato niya sa'yo noon. Parang undervalue pa. Mga gano'n. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.